Good morning! Yan, alright. So we'll be having today our presentation. Our the first part is the product presentation. At hindi na po ako yung speaker. Yung iba nagsawa na sa akin. Kayo na sa training, alright? Ang speaker po natin ay napakagaling, mga kaibigan. He is a biochemist by profession. He will explain for us the wonderful products and the breakthrough products of Alliance in Motion Global. Excited na ba kayo? Definitely, mga kaibigan. Pero before we start, para tuloy-tuloy yung presentation natin, konting house rules na, mga kaibigan, paki-silent na po or paki-off na yung mga cellphone natin para hindi ma-disturb yung ating speaker at yung mga katabi natin. Kasi every after the presentation, mayroon tayong paraffol ng cellphone. Sino yung walang cellphone? Tapos sa kamay. Mamaya, may cellphone ka na. Joke lang yun. Paki-silent na po and paki-off para walang maingay. O, kung maingay yung katabi mo, paki-off na rin yung kaibigan mo, yung katabi mo. Yan ha. Para hindi tayo ma-disturb for our presentation, alright? And syempre, para maging lively, dahil napakarami natin, para maging lively yung presentation, okay lang po ba? Pag ang speaker may onting tanong, okay lang ba may onting sagot? Yes! At dapat yung yes natin, konting may lambing para happy-happy. Konting yes! Okay, kaya mo ba yun? Kulang pa ng kulot. Kulutin-kulutin pa konti. Kaya sa mga, okay lang po ba yan? Yes! Yun, alright? So mga kaibigan, okay? Before I introduce the speaker, hindi ko na mapatagalin mga kaibigan, no? Let's practice the traditional clapping. Para traditional clapping, mga kaibigan, pag sinabi kong isang complete, isang palakpak, isang padjak, isang sigaw ng who. Ano yung who? Windows of opportunity. Kasi nga sabi ko mga kaibigan, we will be discussing today mga opportunities na makakatulong talaga sa inyo at sa mga mahal nyo sa buhay. Excited na ba kayo? Sabay-sabay, isang complete! Ayan, ang sinasabi ko, no? May mga buntot, no? Naging popcorn, kaibigan. Dapat po sabay-sabay, walang mauhuli, walang mauuna, mga kaibigan. Sabay-sabay, isang complete! Yeah, okay? So mga kaibigan, with no further ado, let's welcome mga kaibigan, a biochemist in profession, the part of the speakers bureau ng company, mga kaibigan, isa sa mga naging marami na matulungan, mga kaibigan, at tuturuan sa company ng AIM Global, mga kaibigan. With all due respect, let's welcome isang complete, dalawang complete, walang complete. Sabi ko, makinig eh, kasi product po ito, importante ito, kaibigan. Focus, focus, focus. Kaibigan, sabay-sabay. Isang complete. Dalawang complete. Tatlong complete. At minimum yung complete for Mr. Homer. Oh! So yung mga first-timer po, sino first-timer? Pwede malaman. May daming first-timer. Palapakan natin mga first-timer! At syempre, hindi naman makakarating yung mga first-timer dito natin kung hindi wala naman nag-invite sa inyo. So palapakan natin yung mga nag-invite. Okay, so let me introduce myself. I'm Homer Ong, member ako ng Speakers Bureau, and I'm a biochemist by profession. No? And I've been conducting natural products training since 1997 pa po. So, ibig sabihin, in terms of product, mga natural products, marami na akong alam, no? And I'm also a conducting natural products consultancy, no? So, yun yung maliit na background ko po. And let me introduce our company, no? Our company is Alliance in Motion Global. Teka muna, wala yung acting video. Hinahanap pa. Anyway, so, ang AIM Global, no? Alliance in Motion Global, or in short, we call our company AIM Global. AIM Global has been in the... Ayun, pumasok na. Thank you. Hey, AIM Global, sa dadating na April 26, 27, 28, no? We will be celebrating our 7th year anniversary. Pang 7 year. Imagine nyo, 3 days itong magiging anniversary celebration natin. No? Bakit ho 3 days? Kasi ang dami ng delegates galing sa ibang bansa na yung mga lugar na meron tayo na pupunta rin dito. And in these 3 days, we will have conducting intensive trainings at marami tayong basta maraming ano gala talaga itong celebration natin. Now, Alliance in Motion Global or AIM Global sa loob ng 7 years, meron na tayong mahigit more than 700,000 distributors nationwide. So 700,000, marami po ba 'yon? Yes.
700,000. Nationwide pa lang po yun. Hindi ko pa sinabi yung mga ibang bansa, no? And sa loob ng 7 years, meron na tayong na-create more than 700 millionaires. So, 700 na ang naging milyonaryo dito. Kayo na ang susunod, hindi ho ba? Okay. Anyway. So, sabi nga natin, Alliance in Motion Global. So, global na tayo, no? We have offices in Hong Kong, in Singapore, in Malaysia, magbubukas na rin tayo, in Taiwan, no? Korea, South Korea, I mean, no? Nigeria, meron na rin tayo, no? Dubai, meron na rin tayo. And we believe we're still working out, marami na rin ibang lugar like New Zealand, Australia, sa Malaysia, na sabi ko na yun sa inyo kanina. And hindi lang po yun, no? Meron na rin tayong office sa Honolulu, Hawaii. Ibig sabihin, isang hakbang na lang, pasok na tayo sa mainland. In fact, right now, meron na rin tayong gumagawa ng paraan sa Canada. Imagine nyo, no? Ang laki na ng network natin, lumalabas na tayo. So, can you imagine this? Na ang AIM Global, ito ay tinaguyod ng mga Pilipino. At tayo ang lumalabas. And most of the time, hindi ba yung mga ibang company galing sa ibang bansa, pumapasok sa Pilipinas? At ang nangyayari, okay, may kumikita nga dito sa atin. Pero ano nangyayari? Part of the money na kinikita natin, lumalabas. So ano nangyayari? Ang ating ekonomiya, napabawasan yung ating pera. So balik na rin kaya natin na yun. Tayo ang lumabas at kunin natin yung pera nila. Hindi ba maganda sa atin yun? Yes! Ayun, see. So, now, let me introduce the yung mga directors natin. Ano? Unang-una, si Dr. Ed Cabantog, siya yung President CEO. Isa siyang medical doctor. Followed by the Vice President for Marketing, si Sir Jan Asperin. Isa naman siyang physical therapist. And, of course, the Vice President for Finance, si Sir Engineer Francis Miguel. Isa naman siyang electronics engineer. Okay? So, napansin niyo, puro mga Pilipino. Now, AIM Global, meron tayong mga produkto. Hindi tayo pwedeng mabuhay na walang produkto. Pero ang produkto natin, hindi po tayo gumagawa. May partner po tayong gumagawa ng produkto para sa atin. At ang partner natin, pinakamalaking partner natin, is yung Nature's Way. I'm sure marami na sa inyo nakarinig ng pangalang Nature's Way. Hindi ho ba? Nature's Way is very, very popular. In fact, Nature's Way is the number one natural products company in the US. And they have been manufacturing natural products for more than 47 years. Imagine nyo, kung 47 years na sila gumagawa ng natural products, ay ibig sabihin, meron na silang pangalan at ang ginagawa nila, sigurado. Hindi ho ba? Now, can you imagine, if this is our partner, maganda ba ang ating partnership? Yes! Maganda po. No? So, ang maliit na ating history of our company. Now, today, let us talk about something that is very important. Pag-usapan natin yung kalusugan. Mahalaga ba sa inyo kalusugan ninyo? Yes! Mahalaga ba talaga sa inyo kalusugan nyo? Yes! So, susunod na tanong yan, parang wala nang ilan nang sasagot niyan. Mahalaga ba sa inyo kalusugan nyo? Yes! Hindi ako naniniwala. Kung totoong mahalaga sa inyo ang kalusugan nyo, when was the last time nag-invest kayo para ma-maintain ang inyong kalusugan? When was the last time nag-invest kayo? Bumili mo na ng Clusible, o yung Rebicon, o yung Vitamin C. No, Vitamin C, yun na 150 lang. Ascorbic acid. Just to maintain good health. Kailan yung huling pagkakataon ginawa nyo yun? Wala nang sumasagot. Kasi sa totoo lang, hindi nyo ginagawa yun eh. Gagawin nyo lang pag may nagpadala ng multivitamins galing sa States, iinom kayo. Pero at the end of the day, pag tinignan mo yung multivitamin na isang bote ng ganyan, maraming tira. Nandiyan na nga, libre na nga eh. Hindi pa nauubos. Totoo ba yun? Nangyayari yun. Now, ito pa yung tanong. Ito yung tanong. Magkano ginagasto nyo magpa-rebound? Magkano ginagasto nyo weekly, manicure, pedicure? Bagong sapatos, bagong bag, bagong cellphone. Di ba? Gumagasto kayo noon eh. Tama? Sa totoo lang kasi, people spend more for vanity than health. Mas gumagasto kayo pampaporma, pampaganda, kaysa kalusugan. Tama ba? Pero pagdating sa kalusugan, saka na lang.
Ganun palagi ang mentality natin, saka na lang. Ngayon, pag may sakit na kayo, kalusugan pa ba yan? And yet, yun ang inaantay nyo mangyari. Magkasakit kayo, bago nyo pansinin yung kalusugan nyo. Tama? Yun yung totoo eh. Yun yung malungkot na katotohanan. And yet, ito yung nangyayari. Madalas ang naririnig ko, pag sinabi, bakit hindi ka nag-i-invest ng ganyan para sa inyong kalusugan? I mean, mahal. Sagot, mahal. Tama? Gasto lang yan. Tama? Pero pag may sakit kayo, mas malaki ang gasto. That is the truth. Diba? Now, let me share with you my own experience. Last November, na-aksidente kami mag-asawa. No? And it was really serious accident. My wife almost died. Now, we spent 1.5 million sa daming fractures na natamo namin. No? Can you imagine 1.5? Maliit, malaki. Malaki. Yun, hindi namin sinasadya yun, ha? Hindi namin sinasadya yung aksidente. Pero yung sakit, kaya nyo bang i-prevent? Kaya ba i-prevent? Yes. And yet you're not preventing it. Pag may sakit ka sa puso, na-atake ka, isang gabi sa ICU, magkano gagastuhin nyo? Isang gabi sa ICU. Yung maintenance mo sa diabetes, magkano ginagasto mo buwan-buwan? Magkano kaya? My mother, isa siyang Canadian citizen, sa Canada, libre lahat ng gamot. Nung nandito siya, naubusan siya ng gamot. Ano? Isang linggo, we spent 10,000 for her medicines alone. Isang linggo pa lang yun. Grabe, no? So now, yun ang tanong ko sa inyo. Kailan nyo bibigyan ng pansin ang inyong kalusugan? Kailan po? Now na. Late na kayo, kahapon pa dapat, hindi ba? Yun eh. Kahapon pa dapat. Kasi right now, it's too late. Marami na kayong hindi alam tungkol sa inyong katawan na hindi nyo nakikita. Yung sakit kasi, hindi yung magmamanifest hanggat hindi lumalala eh. Pag malala na sa kanyo, mararamdaman yun eh. Pero nagsisimula pa lang, wala. Yung cancer, pag stage 1, stage 2, hindi mo pansin yun eh. Pagdating ng stage 3, doon na. Eh pagdating ng stage 3, mahirap na agapan yun. Di ba? So yun yung sinasabi ko, when will you take care of your health? So sabi nyo, now na. Okay, let's talk about health. Ano yung mga factors na nakaka-apekto sa inyong kalusugan? Una, maling pagkain. Lahat naman tayo kumakain, pero anong klaseng pagkain kinakain nyo? Yun yung palaging tanong doon. Anong klaseng pagkain kinakain nyo? Ano ba pinipili nyo sa pagkain? Delicious ba o nutritious? Delicious. Ulit pa. Delicious. And most delicious food are never nutritious. Tama? Yes. Pero pag pinapili kayo ng pagkain, ang pinipili nyo, puro masasarap. Di ba? Yes. Pagbigyan ko kayo. Halimbawa, imagine nyo, lahat tayo, bibigyan ko kayo tigi isa-isang box ng Black Forest. Gaano karami mauubos nyo kaya? Grabe naman yung lahat. Imagine nyo, ano yung Black Forest? It's a cake. And it's full of butter and sugar. Rocky Road ice cream. Bigyan ko kayo tigi isang galon. Gaano karami mauubos nyo? Pambira, no? Can you imagine what you're saying? Kayo na, sa inyo nang gagaling yung sinasabi nyo yan, di ba? Di ba? Kasi nga, ang pinipili natin madalas ay yung masasarap. At madalas, yung masarap na pagkain is never nutritious. Tama? At yung masarap na pagkain, yun yung nagkakos ng sakit sa atin. Do you agree? Yes. So, yun yung unang-unang problema natin. Yung pagpipili ng tamang pagkain. Okay? Pangalawa, sedentary lifestyle. Ano sedentary lifestyle? Lack of physical activity. Nga, imagine nyo ito. Sa nayon, ang technology natin, sobrang advanced. Di ba? Sobrang advanced. Most of you, merong washing machine sa bahay. Tama? Dati-dati, yung washing machine, yung wala pang spinner, kailangan ipigain mo pa. Ngayon, may spinner na.
papabilis na trabaho nyo. Meron na nga lumalabas ng washing machine, paglagay mo ng lahat, pindot ka lang, tapos na. Sasampay mo na lang pagkatapos. Di ba? So ano nangyayari? Hindi ba ibig sabihin tamad ka? Ang ibig sabihin, gusto mo lang, maparami ang ginagawa mo at a short period of time. Can you imagine? Habang naglalaba, pwede ka magluto. Samantala dati, nung wala pang washing machine, hindi pwedeng gawin yun. Di ba? Pero, ano nangyayari? Nababawasan physical activity. Right? Tingnan nyo, dito sa inyo, marami dito nakatira sa subdivision. Ang lapit lang ng bukana galing sa bahay nyo. Pero pag pupunta ka doon para sumakay, magta-tricycle pa, pwede naman lakarin. Di ba? Tama o maraming tinamaan dyan? Yun yung point doon eh. So, nagiging sedentary lifestyle natin. Pati mga bata na yon, kayo siguro, naranasan nyo ba nung kayo bata pa? Pag maganda ang bilog ang buwan, maganda ang maliwanag, maganda panahon, pagdating ng gabi, nandun kayo sa kalsada, nagpapatintero, nagtumba preso, habulan. Di ba? Naranasan nyo pa ba yon? Yes! Mga bata na yon, nakikita nyo pa ba sa kalsada? Wala na. Di ba? Birang, birang, bira. Sa probinsya, pwede pa. Pero dito sa Metro Manila, wala na. Nasa computer na. Di ba? So yun yung pangalawang problema natin. Una, dahil sa maling pagkain. Pangalawa, dahil sa sedentary lifestyle. At dahil dito sa maling pagkain, sa sedentary lifestyle, yan ang dahilan. Bakit maraming tao may diabetes? At bakit maraming tao may sakit sa puso? Di ba? Alam niyo, number one killer sa buong mundo na yun is cardiovascular disease, sakit sa puso. Nandiyan yung stroke, nandiyan yung heart attack, nandiyan yung high blood. No? Pangalawa is diabetes. Ngayon, dahil sa improper diet, saka sedentary lifestyle, ito ang dahilan bakit maraming may sakit sa puso at saka diabetic. Tanong lang po, sino dito may kakilala o kamag-anak o kaibigan may sakit sa puso? Pwede po malaman, taas po ang kamay. O kayo mahiya, taas po kayo ng kamay. Okay. Pangalawa, sino naman dito may kakilala, kamag-anak o kaibigan may diabetes? Mas maraming may diabetes. Imagine nyo yan. Mas marami. Sabi ko, number one ang cardiovascular. Pero yan, dito sa Pilipinas, mas marami ang diabetes. Huwag kayo magalit ha. Ito ang tanong ko lang. Itong tanong ito, tiyak na tatama ito sa puso nyo. Sa kadami-daming nagtaas ng kamay dito sa kwartong ito. Ibig sabihin, dito sa Metro Manila, ang daming may sakit sa puso at ang daming may diabetes. Tama? Yes. Ngayon, hindi nyo ba naitanong sarili nyo, kailan kaya ako susunod dyan? Knock on wood. Hindi ko sinasabing nagre-release ako ng sumpa. Ang sinasabi ko, totoo ba yung tanong na yun? Yes. Kasi kung susundin natin ang statistics by the law of probability, by law of probability, sa kadami-daming nagtaas ng kamay, iisang ibig sabihin, maraming may ganon. So kung maraming ganon sa isang population, posibleng ikaw na susunod. Tama? Tama ba? Yes. Unless may gagawin kayong paraan para mapigilan, posibleng kayo ng susunod. Do you agree? Yes. So kailan nyo bibigyan ng halaga yung pansin, yung katawan nyo? O kahapon pa. Di ba? Yun yun. So imagine nyo, maling pagkain saka sedentary lifestyle. Can we change this? Kaya bang baguhin? Yes. Kayang baguhin yan. Nasa sa inyo yan kung gusto nyo baguhin o hindi. Tama? Ito, environment. Kaya ba nating baguhin? Ano meron sa environment that gives us diseases? Ha? Pollution. Pollution. No? May pangalan tayo doon sa sangkap sa pollution na nagbibigay sa atin ng sakit. Ang tawag natin ito ay yung free radicals. No? Itong free radicals, naririnig nyo na sa mga commercial yan. Pero ito, alam nyo ba kung ano ito? Ito yung mga particles na chemicals na nakakasira. Okay? Imagine nyo, tumayo lang kayo dyan sa labas sa may Robinson. Isang minuto lang. Isang minuto lang. Do you know gaano karaming free radical malalanghap nyo? Hindi na bababa sa 1,000,000 yon. Isang minuto pa lang yon. Pumunta kayo sa Quepo. Dumaan lang. Hindi kayo bumaba. Dumaan lang. Pag uwi nyo sa bahay, pag ganyan nyo, anong kulay?
Yak. Imagine nyo. No. Tanong, kayang baguhin ang environment? Malabo. Malabo. Imagine nyo, right now, ang Pilipinas may 97 million na tao. And every time population grows, tumataas ang demand para sa sasakyan. Hindi ho ba? Tama? Mababawasan ba sa sasakyan? Hindi. Madadagdagan pa yun, madadagdagan. Di ba? Habang dumadami ang tao, tumataas ang demand para sa kuryente. Mababawasan ba power plant? Madadagdagan pa yun. Di ba? So in other words, ang pollution is here to stay. Right? And ano meron dito? Ano magagawa ng free radical? Mamaya, ipag-uusapan natin yan. So, bigyan natin muna ng solution. Sa proper diet, of course, you have to have a basis for your food, which is the food pyramid. Hindi yung basta kain ka lang ng kain. Ito yung basis natin ng pagkain. Di ba? Hindi yung lactum. Gatas yun. Ngayon, ang problema kasi, hindi natin sinusunod to. Now, bibigyan ko kayo ng summary. Gusto nyo marinig ang summary ng buong food pyramid? Yes. Ito, tingnan nyo ito. Itong apat na ito. This category is fruits, vegetables, nuts, and beans. Ano yan? Ito yung mga fibers. Okay. Now, if you compute the whole food pyramid, makikita nyo, itong portion na ito, itong fiber is half of the whole food pyramid. In other words, so simple. Every time you eat, half your diet should be fiber. Simpleng-simple. Di ba? Ano, isang plato na kakain mong pagkain. Kalahati doon, fiber. What is fiber again? What are fibers? Fruits, vegetables, nuts, and beans. So it's a combination of this or yun puro fruits o puro vegetables. Basta as long as fiber. Napaka-simple. Di ba? Ang problema lang natin kasi, napakalakas ng Pilipino sa carbohydrate. Pag tinanong mo, ilang tasang kanin na uubos nyo every meal? Ilan? Isa, dalawa, tatlo, apat pa. Bakit kailangan kumain ka maraming kanin? Pampabusog. Yun ang sagot. Tama? Tama ba? Ito ang tanong. Para saan ba carbohydrate? Wala. Yun. Para saan ang carbohydrate? Energy. Anong trabaho mo? Mason? Kargador? No, so, naglalaro lang ng Dota. Now, imagine nyo, kung kayo nagtatrabaho as heavy labor, kahit na lima, okay lang kasi gagamitin nyo. Right? Pero kung yung trabaho nyo, nasa opisina lang, why do you need to have so much energy na hindi nyo gagamitin? Natandaan nyo ito, ang carbohydrate na hindi nyo kinain, the body, na hindi nyo ginamit, I mean, the body converts it into fat, nagiging taba. Kaya yung salbabida, naglalakihan. Yung iba, gumanyan po, huminga pa malalim. Wala akong pinapatamaan dito. Tingnan nyo ito, sabi nga ng World Health Organization, sabi nila, habang lumalaki ang bilbil, tumataas ang risk of heart disease. Ibig sabihin, related ang laki ng bilbil mo tsaka sakit sa puso. Okay? Eh kaso nga, yun ang problema. Sadyang malakas pa rin tayo sa carbohydrate. Saan kayo nakakita? Sa buong mundo. Kumuha ka ng kanin, linagay mo sa plato, ang ulam, pansit! Sino hindi pa nakagawa mo, Naber? Walang nagtas ng kamay kita, no? Minsan yung pansit canton, yung lucky me, uy, ulan! Grabe, no? So, ano solution? Napaka-simpleng solution. If you're used to eating a lot of carbohydrate, eto ang solution. Every time you eat, halimbawa, tatlong cups ang nauubos nyo, gawin nyo, isang cup i-maintain nyo, pero ang dalawang cup, tatanggalin nyo, pero i-re-replace nyo with fiber. Para nang sa ganun, mabusog kayo ng fiber. Okay? Kuha nyo? Simpleng-simple. Very simple. Kaya gawin? Yes. Oh, tango kayo ng tango. Sige, gawin nyo na. Huwag nyo yung tango ng tango lang. Gawin nyo. Kasi, after all, this is for your good, not for me. No?
I'm here to teach you. I'm not here para pagalitan kayo. Okay, next, sedentary lifestyle. Of course, we can have exercise, hindi ba? Ano bang exercise na kailangan gawin natin? Simple. You can walk. Di ba? Simple. You can walk. Ako every day, to be honest, every day I try to walk 2 kilometers. For my own good. Not because wala akong pera, kahit na pwede ako mamasahe. Kaya lang, gusto ko eh. I enjoy doing it. Di ba? Subukan nyo. Maglaba kayo, mano-mano, at ang laban nyo, bedsheet, tsaka kumot. Tsaka maong. Hindi ba? Maganda yun, tadaktak pawis mo. Di ba? Ang problema lang kasi sa inyo, ang mindset natin, nakita mo ng labahan, ayaw mo na, lumpia, kakapagod. Hindi ba nga naisip mo lang, papagod ka na talaga. Di ba? Tingnan nyo, sino may hilig mag-garden dito? Sino may garden sa bahay? Sino may garden? Yes, ma'am. May garden kayo? Mahilig kayo sa garden, of course. Ilang oras na uubos nyo sa pagga-garden? 2 hours. And 2 hours, hindi mo nararamdaman na papagod ka. Minsan sumusobra pa, hindi mo ba? Kasi you enjoy doing it. Diba? Kaya gawin lang natin mindset, maganda ito, sexy ako. Diba? Maganda yon? Diba? Kaya ba gawin? Kaya ba mag-exercise? Yung may sasakyan, pag bago sasakyan nyo, yung bagong-bagong labas sa kasa, halos hindi mo dalhin yan sa car wash, ikaw maglilinis kasi bago eh. Di ba? Pero pag naluluma na, ayoko na yan. Why not try na, mahalin mo yung sasakyan mo. Ikaw maglinis, imagine mo. Di ba? Nakatipid ka na sa car wash. At the same time, exercise pa katawan mo. Di ba? Madali ba mahirap? Madali lang yan. It's all mindset. Di ba? So, kaya natin baguhin ang diet, kaya natin baguhin lifestyle. Kaya na ba natin iwasan sakit sa puso? Yes. Ha? Kaya ba? Yes. Kaya ba iwasan diabetes? Yes. Okay. Ngayon, puntahan natin yung free radical. Ano itong free radical ito? Saan galing ito? Una, sa radiation. Okay? At ang pinakamatinding source ng radiation, of course, is the sun. Kaya yung tingnan nyo, yung tao palaging bilad sa araw, mas madaling tumanda, mas madaling kumulubot. Because of the radiation. Okay? Aside from that, we have yung mga x-ray, yung mga TV, malamang minor lang yan, maliliit lang yan, hindi naman yan gaano. Sinama ko lang dyan para to let you know. Pero ito pinakamatindi, microwave. When we say microwave, hindi natin pinag-uusapan, microwave oven, ang pinag-uusapan natin microwave dito ay ito. Cellphone. Lahat tayo halos may cellphone na. Halos lahat. Right? Halos lahat meron na. Diba? Ang hindi nyo alam, ito, ang gamit ito, microwave para sa signal. Kaya tingnan nyo, pag gumagamit kayo ng cellphone, pag tumatagal ng tumatagal, yung tenga nyo, painit ng painit. Yes. Diba? Ang hindi nyo alam, microwave penetrates the bones, lumulusot sa buto. It affects your brain. Sabi nga ng pag-aaral, if you use your cellphone for more than 20 minutes a day, you suffer a degree of insomnia. Medyo hirap ka matulog. Oh, halata yung mga taong telebabad sa cellphone. Kaya pala. May solusyon naman dyan eh. Simple lang, may headset. O kaya may speaker. Pwede nyo ilayo sa ulo nyo. Di ba? Tama? May solusyon. Pero ito, tanong. May cellphone, syempre may cell site. Ito, kaya ba natin baguhin to? May solusyon ba dito? Ha? Mamaya, bibigyan natin yung solusyon. Eh kaso, pag yung bahay nyo, katabi, cell site, yari ka. Diba? Hindi mo naman padong palisin yan eh. Diba? Okay. Sa bahay, ano pa? Mga chemicals, like what? Yung mga tinatapon natin sa mga ilog, mga industrial waste, no? Mga exhaust galing sa sasakyan. At aside from exhaust sasakyan, of course, kung anong binubugan ng sasakyan, yun na yung binubugan ng power plant. Diba? Tulad ng sinabi ko, mababawasan ba itong mga ito, madadagdagan? Madadagdagan pa yan. Sa bahay, may ginagamit tayong chemical na very common sa lahat. Yung Clorox, Sonrox, di ba? Halos lahat tayo gumagamit nito, tama? Yes. Sino hindi pa nakagamit ng Sonrox? Okay. Tanong. Sino dito gumamit na ng Sonrox panlinis ng banyo? Yung iba hindi nagtaas ng kamay, wala kayong banyo?
De, joke lang yon. Baka moriatic ang gamit. Okay, pero I assume, palagay ko naman siguro, lahat tayo nakagamit na ng Sunrocks. Imagine nyo, kunwari, right now, gumagamit tayo ng Sunrocks, naglilinis tayo ng banyo. Okay? Imagine nyo ito. I-describe ko sa inyo ano nararamdaman natin lahat. Habang nagpupunas ka ng ganyan, yung mata niya hapde. Yung ilong niya parang ang susunog. Yung lalamunan niya parang may sumasakal. Yung dibdib niya parang may elepante, hirap kayo mga. At yung kamay niya nangangate. Tama ba yung description ko? Yes. Alam niyo kung ano yun? Yung Sunrocks kasi pag ginamit mo, it releases chlorine. And chlorine is a very, very powerful free radical. At yung naramdaman niyo is how free radical destroys your tissue. In other words, naramdaman niyo na. Hindi niyo lang alam. Sinisira na pala katawan nyo. Okay? So, mamaya, pag-uusapan natin yan. Bibigyan natin ng example yan. Mga pagkain. How safe is your food? Paano mo masasabi yung kinakain mo safe? Hindi. Yung mga baboy, manok, baka, lahat na yan. Paglabas na paglabas, may injection ka agad yan. Tama? Gulay. May spray ba? Meron. Anong kakainin natin? Isda. Sigurado ba kayong isda? Walang chemical? Anong chemical? Formalin. Pang-imbalsa mo. Imagine mo, pag kinain mo yung isda, may formalin. Pati tiyan mo, imbalsamado na rin. Hindi naman lahat ng lukul, hindi naman lahat ng mga isda, ginagawa yon. Pero may mga lukul-lukong ginagawa yon. Tama? Eh kaso ang tanong, alam mo ba yung binibili mo, meron o wala? Hindi mo malalaman eh. Diba? Unless may bit-bit-bit kang chemical pang testing. Kaya lang, wala eh. Hindi nga natin ginagawa yon. So, pikit mata na lang tayo. Diba? Mamaya, bibigyan pa rin natin ang solution yan. Ito, mga preservative. Masarap yan. Kahit saan lugar ng Pilipinas, meron yan. Ang tanong ito, kailan pa na kinatay itong lungganisa ito? Kailan pa kinatay yan? The day, the morning before. Diba? Nung umaga, madaling araw, kinatay na yan. Diba? Pagdating ng gabi, hindi naubos, ginagawang ganito para hindi masayang. Diba? Tama? Hindi ba kayong tataka? Ilang araw na ito, minsan, nakikita mo, bakit hindi nabubulok? Bakit hindi nabubulok? Preservative. Can you imagine, kung yung mikrobyo, hindi niya kaya sirain to, ano kayang gagawin ng preservative niya sa bituka mo? Ipre-preserve niya rin. Diba? Eto, few months ago, sa Yahoo News, may nabasa ako isang article, sabi doon sa Yahoo News, sabi niya, children who eats hotdog every other day, linawin ko, every other day, is more likely to develop leukemia. Every other day pa lang yun, ha? Hindi pa every day yun. Eh yung Pilipino, hotdog, hotdog, hotdog. Mabenta, hotdog. Diba? Ano meron doon? Preservative pa rin. Diba? Let's move on. O, ano pa? The manner how you cook your food. Paano ka nagluluto? Ang pinakasimpleng paraan ay yung pagpiprito. Hindi ba? Eh, walang problema ang pagpiprito. Okay lang yun. Ang tanong, ilang ulit yung ginagamit mantika ninyo? Ilang ulit? Hanggat meron pa. Akala ko, matindi na yung sagot sa akin ng isang mama. Eh. Sabi, hanggat hindi umitim. Ito pala, meron pa mas matindi. Hanggat meron pa. Alam nyo, ang mantika, when you use it, every time you use oil, habang iniinit nyo, nasisira ang mantika and it forms carcinogen. Okay? Pag inulit mo pa ulit, dumadami ng dumadami yon. Okay? So, hindi nyo namamalayan, yung kinakain nyo pala, punong-puno ng carcinogen. Ibig sabihin, carcinogen, cancer forming. Okay? So, isipin nyo na yun. One time na lang ako gagamit ng mantika. Tama? Yes. Tama? Yes. Oh, tanong ko lang na yun. Bumibili ba kayo ng mani sa kalsada? Yes. Ha? Bumibili ba kayong fishball sa kalsada? Yes. Kwek-kwek. Kekyam. Yes. Banana cue. Yes. Ha? Bumibili kayo? Nagpapalit ba sila ng mantika? Yes. Hindi. Kala nyo lusot na kayo. Mamaya, bibigyan natin ang solusyon yan. Okay. Ito pa, isa sa mga paborito pa natin. Yan. Yan, tingnan nyo. Anong pinakamasarap na parte ng mga ihaw-ihaw na yan? Hindi ba yung taba? Yung taba na mayroong sunog? May tutong? Yun yung mabango, hindi ba? Nandun rin yung carcinogen. And don't get me wrong. Hindi ba masarap yon? Masarap, hindi ba?
Wala akong sinasabing bawal kumain masarap. Ang importante lang sa isipin nyo, huwag naman labis-labis. Yun lang na naman dun eh. Kaso tayo, pag masarap, hindi tayo marunong tumigil. Tama ba? Oh, next, ano pa? Ano pang form ng ano, galing sa stress? When our body undergoes a lot of stress, our body produces free radical. Unang-una, mga physical stress. No? Physical stress. Your body forms a lot of free radical. So, hindi lang pala sa labas, kundi sa loob. Not only physical stress, but also emotional stress. Ibig sabihin, marami kang iniintindi, marami kang iniisip, nabubuang ka na. So, ano magiging epekto nito sa ating katawan? Una, it can form tumor. Free radical is the number one cause bakit maraming nagkakaroon ng tumor. And when the tumor becomes malignant, you call it cancer. Okay? Ang free radical, number one cause of tumor. Alam nyo, 20 years ago, ang cancer ranked number 11. 20 years ago. 20 years ago, panglabing isa ang cancer. Now, ang cancer is number 3. Given 5 years, sa palagay nyo, aangat kaya ng number 1 yon? Posible? Posible. Diba? Ang bilis umangat. Dahil sa free radical, at ito yung major cause ng cancer. No, it might not form tumor, but it can also form. Ito na nga, no? Anyway, it might not form tumor, it may cause mutation. Ano yung mutation? Naiiba. Nababago, no? Ilang beses nangyayari ito, may isang nanay ng anak, nung pinanganak yung anak, kulang yung paa, luwas, kulang mata, sumobra daliri, labas ang puso, o kaya mukhang kabayo, mukhang palaka, mukhang kapitbahay. Ibang usapan yun. Ibang usapan yun. Pero ano sinasabi ng isang nanay pag ganun yung anak? Napaglihian. Hindi totoo ang paglilihi. Ang totoo niyan, during pregnancy, during development of baby, ang bata na-expose sa free radical. Kaya anong nangyari? Nagkaroon siya ng mutation. Ang tawag natin mutant. Eh, tao yan, hindi yan Ninja Turtle. Okay? Now, again, it can cause tumor, it can cause mutation, and finally, it can cause rapid aging. Kanina sinabi ko sa inyo, pag madalas kang ina-expose sa free radical, mas madali kang tumanda. Gusto niyo magmukhang ganyan? Ayaw. Okay, mamaya, ito na, bigyan natin ng solution. Gusto mo rin ng solution? Yes. Ha? Interesado ba kayo? Yes. Una, ang solution napakasimple. One word. Antioxidants. Antioxidants are free radical scavenger. Ibig sabihin, itong antioxidant, kaya niya hanapin ang free radical para ma-neutralize niya. So, pag na-neutralize na ito, makakasira pa ba ito? Now, let me show you a very simple demonstration about that. Kanina, binanggit ko sa inyo yung Sonrox, yung chlorine. Hindi natin magagamit yung chlorine for demonstration kasi chlorine is a gas. Gagamit tayo ng betadine, iodine. Bakit iodine? Kasi iodine is also a free radical. Parang ano yan eh, kung familiar pa kayo sa chemistry nyo, sa periodic table. Ito na yung iba, nakasimangot na pag sinabing chemistry, periodic table. Nag-nosebleed na kayo kaagad. Ang iodine tsaka chlorine, magkapatid yon. Okay, so pareho silang free radical. Now, ito na, hinalo ko na dito. Anong kulay? Hindi ko natatanong anong kulay kasi may sumagot sa akin, panduhay daw eh. Alam niyo na kung anong kulay niyan. Ngayon, may halo ako. Tingnan niyo ha, itong hinalo ko. Ang hinalo ko is an antioxidant. Tingnan niyo ano mangyayari ha. Tingnan niyo maigi. Ano nangyari? Nawala ang kulay. Naging hindi na, hindi natanduhay. Anong ibig sabihin nito? What I did is this. Yan yon. Yung betadine is a free radical. What I added is an antioxidant. So, na-neutralize siya. Nawala yung iodine. Actually, nandyan yung iodine. Hindi siya nawala. Na-neutralize niya lang. Okay? Para saan ginagamit yung betadine? Ngayon, yan, ibuhos mo sa dugat. Wala na siyang bisa. Useless na siya. Kasi neutralize na siya eh.
nakuha niya. So yun yung kahaba-habang istorya ko, nakuha lang pala sa isang minuto. Ngayon, tanong, saan tayo kukuha ng antioxidant? Saan tayo kumukuha ng antioxidant? Our body produce antioxidant. Tanong ko lang, are you producing enough? Sabi ng World Health Organization, you need to eat at least 5 kinds of fruits and vegetables every day in order to dagdagan ang ating antioxidant. Okay? You need to eat at least 5 kinds of fruits and vegetables every day in order to supplement our body antioxidant. Nagagawa ba natin yon? Nagagawa ba? Hindi. May sumagot pa sa akin, mahal eh. Yun ang sinasabi ko sa simula pa lang eh. Ano? Sinasabi nyo, mahal. Pag may sakit, labas ang pera nyo. Ngayon, tanong, kaya ba natin gawin to? Hindi. Malabo. Now, let me introduce our first product. Ang unang-unang produkto natin, itong Complete. Yung binuhos ko kanina, actually, this is Complete. Ito, Complete to. Ito yung produkto natin. Malakas ba siyang antioxidant? Yes! Malakas. No? Bakit siya malakas? Kasi ito siya. Meron siyang 12 fruits. 12 prutas. 12 gulay. 12 mushroom. At 14 green foods. Imagine nyo, bilangin nyo ito, ilan yan? 50. Ang sabi ng World Health Organization, 5 kinds of fruits and vegetables. We have 50. At dahil dito, meron tayong 16,000 phytochemicals sa loob ng isang capsule. Imagine nyo, malakas ba siya? Yes. Ano ba yan? Ang nagpauso ng salitang phytochemical, Del Monte, pineapple. Ang isang pinya, hindi lalagpas sa 3,000 phytochemicals sa ating 16,000. Malakas. Malakas? And we use whole fruits, whole vegetables, buo, kasama ang balat. Subukan nyo, kumain kayo ng pinya, kasama balat. Kaya hindi? Kasugat-sugat ka yan. Bakit kasama buo? Buo-buo. Kasi kadalasan, ang phytochemical is found on the skin. Eh, kaso nga tayong Pilipino, no? may ugali tayo. Minsan nakakita ako, nagsiserve na mansanas, binabalatan pa. Ubas! Ang lit-lit ng ubas, babalatan pa. Ba? Hindi nyo alam na nandun natin yung mga phytochemicals. Now, ito, very, 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 ano, wala ito sa topic natin, pero let me just cite you an example. Alam nyo ba, mas maswerte ang baboy sa tao? Hindi nga. Alam, kinakain ng baboy? The rock. Rice bran. Ang rice bran is rich in chemicals. Ang kinakain nating bigas na puti is chemically empty except for carbohydrate. Ang sustansya nun, lahat, nandun sa darak. Nandun yung minerals, nandun yung vitamins. Kaya ang swerte ng baboy, ano? Mas masustansya kinakain nila sa atin. Hindi, totoo ito. Now, let me tell you this. Totoo ito. There are some company who sell rice bran. Pero organic ito. No? They sell rice bran. Kaya maganda yung rice, yung mga brown rice, mga ganon. Merong naririnig natin wheat bran, oat bran, yung mga ganon. Because this is where the nutrients are. Okay? So, iba na tayo. Let's go back. Complete. Sabi nga natin, kompleto siya, whole fruits and whole vegetables. Lahat nandyan na. So, nandyan, meron tayong 16,000 phytochemicals. At dahil sa pangalan niyang complete, kompleto siya. Sa vitamins, kompleto siya sa minerals, kompleto siya sa amino acid. Lahat ng kailangan ng katawan mo, nandyan na. Let me show you. Ito yung mga fruits. Tingnan nyo, ang gaganda ng fruits natin. At tingnan nyo, puro mga iitim. Tandaan nyo ito, ang fruits, para malaman nyo, mas mataas ang antioxidant ng isang prutas na mas maitim. The darker the color is the higher its antioxidant. Okay? Yung duhat, yung mga ganun, no? Mas mataas yun. Anyway, ito yung mga vegetables. And we have the mushroom. Tingnan nyo yung mga mushroom. Hindi mga ordinary mushroom to. Pumunta kayo sa umpin, makikita nyo itong mga mushroom. Ito ginagamit to pang cancer. No? And, of course, the green foods. Tingnan nyo sa green foods natin. Nandyan yung spirulina. Nandyan yung wheatgrass.
nandyan yung barley. Hindi ba nauso na dati yung spirulina? Wheatgrass nauso rin? Ngayon, ang uso eh, barley. Pag bumibili ba kayo ng barley, may kasama ba siya? Wheatgrass? Wala. Barley lang siya. Wheatgrass, ganun rin. Wheatgrass rin, di ba? Eh bakit kayo bibili ng tigi isa-isa samantala ito, kombinasyon na? Di ba? Palakpakan natin naman yung ating produkto. Now, can I share with you some story? Konti lang. Okay naman sa inyo? Hindi. Yes. Ha? Interesado pa ba kayo? Yes. Kasi kakaikot ko sa Pilipinas, no? Kung saan ako kasi pinapadala ng opisina, doon ako pumupunta, no? So, ang dami kong mga nakukuha mga testimony about the user, no? Kung sino yung gumamit ng ating produkto. One time I was in Tacloban. Meron tong lalaki lumapit sa akin. Ang sakit niya, stage 4 liver cancer. Binigyan siya 3 months to live. Nung pinauwi na siya, nung pumunta pala ako doon, pang-apat na buwan niya na. Sabi ko, 3 months to live, pang-apat na buwan niya na. Lumapit sa akin, sabi niya, pwede ba ako mag-share? Okay. Di, siya yung binigay ko sa kanya microphone. Ako, kausap ko yung asawa. Tiningnan ko yung medical history. Yung pala, ito mama, nung pinauwi na siya, siyempre, desperado na eh. Ang taong desperado, kahit ano gagawin. Kahit sabihin mo, yung ihi, nakakagaling ng cancer, iinom ng ihi. Totoo ba yun? Yeah, totoo kasi pag desperado ka, you'll do anything. Buti na lang, ang nangyari, pamangkin ng babae, member ng N Global, so sabi niya, tita, subukan natin, wala namang mawawala, hindi ba? So, binigyan ng complete. So, yun nga, after 4 months nandun, nagsasalita. Now, eto nangyari, before dumating ako, 1 week before, nagpa-biopsy ulit. Alam mo, nakita ako sa result ng biopsy niya. So, yung malaman ang nakasulat? Kasulat doon, no malignancy found. Ito, pangalawang kwento. Dalawa lang. Pangalawang. Doktor, ito yung tanong niya. Bro, ano bang sikreto ng complete? Bakit ang daming gumagaling? Kasi siya mismo, nagtataka siya, ang daming niyang binibigyan, gumagaling. Ano daw sikreto ng complete? Gusto niyo malaman ano yung sagot ko? Yes. Ha? Yes. Tanungin niyo ako. Ang sikreto ng complete, you want to know? Yes. Wala. Complete lang siya. Kaya nga tinawag natin complete eh. Kompleto siya sa lahat ng kailangan ng katawan natin. Nandiyan na lahat. Yes. Let me tell you this. Do you believe our body is unique? Yes. Meron tayong capability to defend ourselves. Lumalaban katawan natin. Kailan ka nagkakasakit? Pag mahina resistensya mo. Paano mo palalakas yung resistensya mo? Antioxidant. Tama? Yes. Malakas bang antioxidant to? Yes. Napakalakas niyan. O ito, pangalawa. We have the ability to heal. Nagkukumpuni ang katawan natin. Ngayon, tanong ko lang sa inyo. Kayo ba nakasubok magkumpuni ng sira na wala kayong pyesa? Can you do that? Sir, kayo, marunong kayo halimbawa mag-ayos ng electric pan. Kaya niyo bang ayusin yung electric pan, wala kayong screwdriver? Hindi ko mabubuksan eh. Di ba? So, ang complete, kompleto siya sa lahat ng sangkap ng kailangan ng katawan natin. Nandiyan na lahat. Kaya ang totoong sikreto ay nasa loob ng katawan natin. We heal. Kaya lang, kailangan natin kompleto ang sangkap para maayos. Maganda o napakaganda na ating produkto? Napakaganda na ating complete. May mas maganda pa dyan. Grabe, akala nyo, complete lang. May mas maganda pa dyan. Eto, yung C24/7. Kung maganda ang complete, mas maganda ang C24/7. Bakit? Ang C24/7, complete din siya. Kung ano ang laman ng complete, nandito rin. Kaya lang ang ginawa natin, in-upgrade natin, dinagdagan natin ang anti-aging longevity formula. So, nagdagdag tayo ng sangkap. Complete pa siya, dinagdagan natin. Anti-aging, longevity. At dahil sa dinagdag natin yon, naging 22,000 na ang
phytochemicals, hindi na 16,000. Mas malakas ba siyang antioxidant? Mas malakas siyang antioxidant. At ito ang nagagawa niya. Ang anti-aging longevity, anong ginagawa ito? Pinapalambot niya ang dugo natin. Pag malambot ang dugo, sa palagay niyo, mahihirapan ba yan umikot sa katawan natin? Maganda sa circulation. At dahil malambot siya, ang nangyayari, ang ating blood pressure bumababa. So napakaganda nito para sa mga tao may sakit sa puso. Diba? At itong mga formula nito, dahil dito sa formula ito, anong ginagawa niya? Ini-improve niya ang paggamit natin ng asukal sa katawan. So kung gumaganda ang pag-use natin ng sugar, gumaganda metabolism, ano nangyayari? Bumababa rin yung blood sugar natin. Diba? So maganda rin to sa diabetic. So maganda na siya, napakalakas niyang antioxidant. Maganda pa siya sa mga tao may sakit sa puso. And maganda rin yan sa mga diabetic. Pero ito lang masasabi ko sa inyo. Kahit anong ganda ng periliwanag ko sa inyo, kahit anong ganda ng produkto na ito, kahit na yung produkto na binibili nyo sa mercury drug, yung mga gamot na pang-maintenance nyo, kung wala kayong pagbabago sa buhay nyo, huwag na kayo bumili. Tama ba? Kasi ka, diabetic ka nga, inom ka naman ng gamot, may gamot naman eh. Yun ang sagot sa akin padali. Madalas yun ang sagot, may gamot naman eh. Pero inom ka pa rin ng inom ng soft drinks, may mangyayari ba? May high blood ka, may maintenance ka, kain ka pa rin ng kain ng sebo, may mangyayari ba? Wala, di ba? So baguhin nyo muna sarili nyo, you start from within. Tulungan nyo muna sarili nyo. Hindi ako nagbebenta ng produkto dito, ang ginagawa ko is to make you understand ano ang kailangan para maging malusog kayo. Okay? So let's go back. No. Ang C24/7 ay ginawa natin through phytoalkatech. Ginawa, ibig sabihin nito, alkaline siya. Alkaline. Ano yung alkaline? Kabaliktaran ng acid. Sino sa inyo naniniwala acidic katawan nyo? Okay, baba nyo na kamay nyo. Paniwala nyo lang yan. Wala naman kayong basihan eh. Para malaman nyo acidic kayo o alkaline ang katawan nyo, depende sa pagkain. Pag mahilig kayo sa karne, ang katawan nyo nagiging acidic. Pag mahilig kayo sa fiber, ang katawan nyo alkaline. So study shows that if your body is acidic, you're more prone to have cancer. Mas madali kang kapitan ng cancer pag acidic ka. Ibig sabihin, in short, pag carnivorous ka, mas madali kang magkaroon ng cancer. Okay? At tingnan nyo yung mga vegetarian, mas madalan sa kanila yung cancer. Okay? So, ibig sabihin, alam nyo na kung acidic kayo o hindi. Depende sa inyong pagkain. So, anong ginagawa natin? Pag ang katawan nyo acidic, you need to eat a lot of fiber. Eh, kung hindi nyo magawa yon, kasi palagi kayo nasa labas. Pag nasa opisina naman kayo, pagkita nyo sa kantin, parang ayaw nyo naman kumain ng gulay kasi parang hindi mo maintindihan anong luto. Diba? Totoo yun eh. I experienced that. Yung kakain ka sa kantin, tapos gusto mo gulay, pagtingin mo ng gulay, hindi appetizing. Diba? So, most of the time, wala kang choice kundi kung ano meron. Diba? So what you can do is you eat a lot of, you take C24/7 in order to neutralize the acid in your body. Maganda po ba yun? Yes. Okay, ito pa. Ang C24/7, saka lahat ng produkto ng AIM Global na gumagamit ng capsule, yung capsule na ito. Ang capsule na ito is made of V cups. So hindi lang sa C24/7, lahat ng produkto na merong capsule, ang gamit natin, V cups, vegetable capsule. Ano ibig sabihin ito? Anong kaibahan ng vegetable capsule? Ito siya. Tingnan nyo. Ang vegetable capsule, sa loob ng 15 minutes, lusaw na. Compared mo sa gelatin capsule. Kasi ang V-cups, ang kailangan mo, tubig lang para malusaw. Hindi katulad ng gelatin capsule. Depende yan sa kondisyonant yan. Kaya tingnan nyo, yung mga may edad na, usually, yun yung may problema sa pagtutunaw ng yan. Sa, ng capsule. I mean, maraming cases na nangyayari. Pag inom mo ng capsule, kinabukasan, pag uo mo, buo pa yung capsule, hindi nalusaw. Eh, anong kwenta ng laman noon? Hindi mo na-dissolve, hindi siya na-release. Diba? Halimbawa, bumili ka ng capsule, ng gamot, sa mercury drug, ang halaga, 250. Pag inom mo, kinabukasan, lumabas, buo pa. Anong gagawin mo doon? Titingnan mo na lang? 250 yun? Yung ginawa natin dito sa AIM Global, ang ating V capsule, puro V caps in order para masigurado natin madi-dissolve siya kaagad. Okay ba 'yon? Now,
Ito, meron tayong bagong-bagong labas. O, KD 24/7, pambata ito. Actually, ang laman nito, complete in vitamins and minerals. And, of course, may halo tayong mga natural fruits and vegetable. Kasama dyan. And it's in the form of gum. No, parang gummy bear. Na parang naalala niyo minsan yung may orange na forma, dating orange na candy na pag kinakagat mo parang malambot. Yun, no? So maganda ito para sa mga bata, para it's vitamins and minerals, and to complete yung pagkikakain ng bata nito, you take the child 2 year and above, no? 2 year and above. Ngayon, 3 gums per day ang maximum natin yan. Huwag natin pasobrahin kasi baka ma-overdose. Sayang lang. Di ba? Hindi naman siya masisira, hindi naman siya may, I mean, hindi naman makakasama sa katawan, pero sayang, mahal eh. Kaya tago nyo yung bigyan mo na yan. Okay? So, meron na tayo mas, para sa mga bata na mahirap pa inumin ng mga vitamins. This is very good kasi it's in the form of a candy. Okay? Next, ano pa? Meron tayong vida. Ito, pambira. Ito, grabe. Alam nyo bakit? This is a natural fruit juice, no? Fruit drink. Grape flavor. Grape ang flavor. At ang pampatamis natin dito, hindi sugar. Stevia. Stevia is a plant na nagbibigay sa atin ng matamis na flavor, but it's not sugar. No? Ang kagandahan ng vida. Alam nyo ko, ano? Ang vida is a combination of lycopene and resveratrol. Ang combination na ito, alam nyo, grabe ito. Pag uminom kayo ng Vida, yung isang sachet can form 500 ml na tubig, na juice, no? Siyempre, you add ice para masarap, no? Depende sa inyo. And this juice na ito, in 1 hour, pag inom mo, within 1 hour, you will experience arterial dilation. Bumubukas ang ugat. Ibig sabihin, kung barado ang ugat mo, pag bumuka ng ganyan, luluwag ang daloy ng dugo. That is within 1 hour, 30% of dilation. 30%. Within 6 hours, ang dilation na 90%. Imagine nyo, maganda ito para sa mga tao may high blood. At ang kagandahan nito, if you continuously drink this for 6 months, pag huminto kayo, nandiyan pa rin yung residual dilation for 2 months. Grabe. At ang maganda, it's really, hindi siya yung ang hirap inumin kasi it's a form of juice. Ha? Napakaganda niya. And eto na, I'm sorry. This is made by, ano ito, DSM, no? Yung DSM, isa sa German company. Ito yung hindi ko binabanggit kanina sa inyo kasi bagong partner natin ito. The DSM, this is in Europe, sila yung number one natural products company. At itong Vida na ito, alam nyo, ito lang ang tanging natural products na merong scientific study to prove na yung sinabi ko, totoo. Okay? Now, meron rin tayong CardioPulse. Itong CardioPulse, nandito na ito sa atin. Now, lahat ng BCO, magkakaroon tayo nito. Sa halagang 500 pesos, isasaksak mo na yan sa dulo ng deliri mo, nakasaksak siya sa computer, i-mini-measure ng computer ang kalagayan ng puso mo. Magkano ginagasto mo mag-angioplasty, angiogram? 100,000. Samantala ito, 500, malalaman mo. No? 500 lang. At ang maganda nito, pag ginawa mo ito, nakita mo kondisyon ng puso mo, after 1 hour of taking Vida, paulit mo, makikita mo ang laki ng improvement. Okay? Napakaganda nito, no? Now, next, we have Colidus. Ano naman Colidus? Colidus is made of fish oil galing sa sardine and tuna. Ano meron dito? Maganda siya kasi mataas ang DHA. Para saan ang DHA? Brain development. Brain development ng bata, hindi para sa matanda. Kasi ang brain natin, tumitigil ng development pagdating natin ng 19. Pag yung utak mo, sinto-sinto, pagdating mo ng 19, sinto-sinto ka na forever. Sorry to say. So, ang mangyayari, ang hindi nyo lang alam, ang brain natin, araw-araw, we
have 100,000 brain cell die every day. So nababawasan yung ating brain cell. So pag namamatay ang brain cell, kasama yung memory. Naintindihan nyo? Kaya ang function ng DHA sa ating may edad na is to preserve the brain from dying so fast. Okay? Pine-prevent niyang mamatay ganong karami. So hindi tayo magiging ulyanin kaagad. And aside from that, we have the omega-3. Ito yung good oil. Ano yung good oil? Yung DHA, no? I mean yung omega-3, no? Ang good oil is this, no? When you are young, ito ang ginagawa niya. Ito yung ating ugat. Habang kumakain tayo ng maraming bad cholesterol o kaya yung masesebong pagkain, tumataas ang bad cholesterol. Pag tumataas ang bad cholesterol, dumidikit yung bad cholesterol dito. Pakipot ng pakipot yan. So pag makipot na yan, nahihirapan dumalo yung dugo. Okay? Ito yung dahilan bakit may high blood ang isang tao. Barado ang ugat. Dahil sa bad cholesterol. Okay? So ang ginagawa naman ng omega-3, tinataasan niya ang good cholesterol. Pag tumataas ang good cholesterol, ano nangyayari? Unti-unti ito nabubura, nadidissolve. Unti-unti. Sinabi ko unti-unti, ha? Hindi ko sinabi bigla, ha? Katlak-lakin mo isang box ng colidus na yun, nandiyan pa yung bara. Kasi ang bara na yan, it took years. Taon ito bago kumapal ng ganyan. So pag re-reverse, also will take year. Okay? Kaya ibig sabihin, pag umiinom kayo ng colidus, sabay niyo pa rin yung dating maintenance niyo. Okay, hindi ko sinabing titigil niyo yun. Okay? Ngayon, ano ang ginagawa ng maintenance? Yun ba solution sa problema nyo sa puso? O yun ay remedyo lamang? Remedyo lamang yun. Kasi the moment you stop, it may kill you. Tama? Pwede ka mamatay. Samantala ito, ang ginagawa ng colidus, ano ito? Solution ba o remedyo? Mabagal lang siya, pero solution siya. Diba? Maganda ba o napakaganda? Napakaganda! Yes! Palakpakan nyo naman. Next, we have restored life. Ano meron sa restored life? Actually, ang restored life, ito yung hinalo natin sa complete para lumabas yung C24/7. So in other words, yung C24/7, part of it is restored life. Kaya alam, mas matapang ang timpla nito. Okay? So halimbawa, mas mataas ang blood sugar mo, o kaya medyo mas matindi ang sakit mo sa puso, you take Restore Life. Ano meron to? Ano magagawa nito? Actually, ano lang to? Review lang to ng sinabi ko kanina. It's good for people with sakit sa puso. No? Heart disease, cancer, Alzheimer, and diabetes. No? Yung sinabi ko sa inyo, mas matapang na ang timpla nito. Okay? So, aside from that, we have Slim and Trim. Para naman sana ang Slim and Trim, this is an appetite suppressant. Pampawala ng gana. So, anong ginagawa nito? You take 2 capsules of Slim and Trim, 30 minutes bago kayo kumain, sabayan nyo 3 basong tubig, yung malaking baso. 30 minutes before eating, 2 capsules, 30 minutes before eating, mapapansin nyo, pagdating ng kainan na, you feel full, parang busog ka. Okay? So, at least, pag kumain ka pa noon, ewan ko na, may depresya ka na. Diba? Imagine mo, busog ka, kakain ka. So it's very good, no, for to suppress appetite. 30 minutes before eating. Now, I do not recommend that you take this 3 times a day. Twice pwede pa. Once, okay. Twice pwede. Pero 3 times hindi pwede. You still need to eat nourishment. Okay? At least 1 meal. Okay? Tindihan nyo? White light. Para saan man itong white light ba? Ito, matindi ito. Ito ay glutathione. Para saan ang glutathione? Nasabihin ng iba, pampaputi. Liver detoxification. Panglinis ng atay. Hindi ito pampaputi. Ang effect ng glutathione, side effect lang yung pampaputi. Ang unang-unang function niya is to detoxify the liver, panlinis ng atay. Ang atay natin, maraming function yan. No? Lahat ng kinain natin na pumasok sa tiyan, it goes to the liver for processing. Pagdating sa atay, marami siyang ginagawa. So, lahat ng proseso, merong waste. Merong natatapon, di ba? Yung waste na ito yung mga toxin na naiipon sa atay. Okay? Eh kung maraming toxin sa tiyan mo, sa atay mo, hindi nalilinis, ano mangyayari sa atay? Nagkakasakit yung atay. Di ba? Tawag natin, liver cirrhosis. Okay? That is why you need glutathione. Hindi ito pampaputi. Para pumuti ka sa glutathione, there should be excess. Kailangan may sumobra. Ibig sabihin, yung glutathione na ito, na pumasok sa katawan mo,
Hindi lahat ginamit ng atay, yung sobra, yun magpapaputi. Pero kung lahat na yun ginamit ng atay, walang sumobra, hindi ka napuputi ever. Kasi walang sumobra, yung sobra kailangan na magpaputi. Lahat pag ginamit ng atay, hindi ka puputi. Intindihan nyo? Kailangan may sumobra. Ang problema, yung mga capsule na glutathione, it's useless. Ang dami na naloloko na ito na yun sa atin, na yung glutathione capsule, iniinom yung metathione, yung glutaplus, so glutapower, supergluta, ang dami pangalan ng gluta na yan. Alam nyo, ang glutathione, once you swallow it, it goes to the stomach, it is destroyed by the stomach. Pag nasira sa tiyan, may makakarating pa kaya sa atay? Wala na. Kaya yung ating glutathione, yung ating white light, this is sprayed under the tongue, sublingual. Tingnan nyo yung ilalim ng dila, hindi ba? Maraming ugat. Dila, sabi ko, hindi ipin. Yung iba, nakatingin sa ipin. Mga pintasero talaga kayo. Dila. Iyayayayam yung dila, hindi ba maraming ugat? Hindi ba pag yung taong inaatake sa puso, dinaragay yung gamot sa ilalim? Because once you put it under the tongue, yung ugat, it absorbs directly into the blood. Direkta sa dugo. Hindi na kailangan dumaan sa tiyan. Kaya pag ispray mo nito, pag spray mo nito, lahat niyan direkta pumapasok sa dugo. Masisira ba siya? Hindi. Hindi na siya masisira kasi hindi siya dumaan sa tiyan. Nakuha niyo? Okay. So maganda ba ito? Okay. Next, we have perfect white. Ito, pampaganda na ito. Gusto yung pumuti? Eto. Meron siya cysteine peptide. Ano itong cysteine peptide na ito? Actually, hindi pa ito glutathione. Pero pag nalunod mo na ito, pag napumunta na ito sa sistema mo, it will be converted into glutathione. Iko-convert pa lang siya. Hindi pa siya glutathione. So, eto na. May pagkakataon na tayong dumami ang glutathione. Okay? Next, we have astaxanthin. Yung highlight lang natin ng pag-uusapan nyo. Ay, astaxanthin. Eto. Alam niyo yung astaxanthin, kamag-anak ito ng lutein. Narinig yung lutein? For the eye. It prevents macular degeneration. Pero ang astaxanthin, ito yung masasabi ko lang, astaxanthin is 5 times more powerful than lutein. 5 ulit. Imagine mo, ganun siya kalakas. Eh bakit pa kayo bibili ng isang lutein na mahina na, wala pang kombinasyon, samantala ito, kombinasyon pa. At sino sa inyo gustong bumata ng 5 taon, taas ang kamay? Yung isip. Oh, serious na ako, serious na ako. Serious ha, serious. Who wants to look 5 years younger? Okay, etong gagawin nyo mamaya ha, pag uwi nyo sa bahay. Pag uwi nyo sa bahay, eto gagawin nyo ha. Pagpakuha kayo ng picture. Pakuha kayo ng picture. Huwag kasi simangot. And you start taking perfect white 2 tablets 3 times a day. For 3 months. After 3 months, kuha ka ulit ng picture at i-compare mo, makikita mo yung mga lines mo na babawasan. Ito yung tinatawag natin, botox-less facelifting. Hindi mo kailangan magpa-injection ng botox para bumata. Kasi anong ginagawa nito? Alam niyo bakit? Yung astaxanthin, it promotes collagen formation. Dumadami ang collagen. Yung collagen, yung support tissue yan. So pag dumadami ang collagen, ano nangyayari? Nababatak ang skin. Okay? So bumabata ka dito. Now, what else we have? Kayo ba nagkakape? Eto. The first coffee in the world. Pag namayagman ko ito, the whole world, buong mundo, ito yung unang-unang kape na tinatawag nating alkaline coffee. Bakit alkaline? Kasi pag umiinom ka ng kape at may ulcer ka, sinisikmura ka. Di ba? Subukan mo ito, painumin mo ito sa tao may ulcer at may gastritis. Magugulat sila. No? They will not feel discomfort. At ito lang ang kape na merong complete. Ano meron sa complete? 16,000 phytochemicals. Can you imagine? 16,000 in one! Wow! Hindi naman 3 in 1, hindi 5 in 1. 16,000 in one! Laban ka! Wala nang katalo dyan! At ang ating Lubin Coffee, ito lang ang meron 3 flavor, yung original flavor, yung cappuccino flavor, meron latte flavor, at meron tayong sugar-free. Sugar-free, Lubin. Hindi ibig sabihin, pag bumili kayo sugar-free, may libreng asukal. Wala siyang asukal. Ang pampatamis natin, ulitin natin, yung stevia. Okay? It's very safe.
Okay? Pero mapapatamis natin yan. At kung ayaw nyo ng kape, meron tayong may choco. Ano meron may choco? Ganun rin. Complete. At ginawa rin natin siyang alkaline. At dinagdagan natin ng DHA. Bakit dinagdagan natin ng DHA? Kasi kadalasan bata ang mahilig ng chocolate para matulungan ang brain development nila. Okay? Next. Last na ito. Kayo ba ng tutut brush? Tatanong lang, baka hindi. Meron tayong natural essential. The only toothpaste na meron tayong complete added. Oh, ito ang feature ng ating natural essential. Alam nyo, bakit may bad breath tayo? Una, dahil sa mikrobyo. Mikrobyo lang yun ang dahilan ng bad breath. Pangalawa, bakit nabubulok ang ipin? Mikrobyo pa rin. Yun ang nagko-cause ng pagbubulok ng ipin. So what we did is we added bee propolis, tea tree oil, and myrrh extract. Itong tatlo, these are natural antibiotics. Natural antibiotics yan, tatlong yan. Okay? So paghalo natin, when you use natural essential, you will notice na babawasan incidence of tooth decay and bad breath. At bakit nalalagas ang ipin? Alam nyo, 80% of tooth loss, 80% na nawawala ang ipin, hindi dahil bulok ang ipin, kundi dahil sa gum problem. Yung gum sa may problema, kasi itong ipin, nakasaksak lang yan dyan sa buto. Nagpapakapit yan is the gum. Okay? Kaya pag may problema ang gums mo, lumuluwag. Pag lumuluwag, ano mangyayari? Unti-unti, hindi nyo napapansin, umuuga-uga yan. Di ba napapansin nyo minsan, yung ipin mo umuuga without any problem? Because the gum is the problem. Okay? So what you do is you go see a dentist. No? And what we did here is after seeing a dentist, para matanggal malinis yon, we added piper betel extract and aloe vera. Para pag ginagamit mo nito, yung gum integrity nag-i-improve. Gumaganda. Maganda po ba ating mga produkto? Yes! Salamat po sa pagpupunta nyo dito. Pero eto lang tanong. Nagaganda ba nyo sa ating produkto? Yes! Yan, tanong. Sino po ang interesado sa mga produkto natin? Sinong gustong bumili ng produkto? Wala akong sinabing agad. Yung gusto lang. May pera ba kayo? Wala. Yun yung question yung susunod. Ngayon. Ang susunod na speaker, pag-uusapan natin dito, matinding pag-uusapan. Pag-uusapan natin dito kung paano kayo kumita. Ngayon, itong taong itong susunod na speaker,